Guys, if you are afraid, I know you are afraid. You are anxious, you are stressed about COVID-19. Lahat ata ng tao ngayon sa mundo, sobrang takot na eh, no? Sobrang takot na sa current situation ng buong mundo. Very alarming kasi ang daming taong ninenervyos. Ang daming taong nagpapanik sa ngayon, no? Especially sa mga taong may sakit na anxiety disorder. Sa mga hindi nakakaalam guys, aminin ko na ako is nakaranas ako na magkaroon ako ng anxiety disorder way back 2016. Ano nga ba yung anxiety disorder? So, ang anxiety disorder is takot, no? Nervyos, pangamba. So, kaming mga taong may mga anxiety is takot kami sa mga bagay-bagay. Ninenervyos kami sa mga bagay-bagay. Mabilis kaming magpanik sa mga bagay-bagay. Pero hindi kami malungkot, masaya kami. Unlike sa mga tao na may depression na dumaranas guys ng matinding kalungkutan. So, itong video na ginawa ko ngayon is para makatulong ako sa mga taong may anxiety, no? Actually, kahit sa mga taong walang anxiety is alam ko na makakatulong sa inyo to. Yung video na to is konting tips, no? Para maiwasan natin guys yung matinding pagpapanik, yung matinding nervyos. Malaki kasi yung similarity ng symptoms ng taong may anxiety and coronavirus. Yun yung nagkukos natin ng panic disorder and nervous breakdown. Yung akala natin sa sarili natin, lagi nating iniisip na meron tayong sakit, no? Na meron tayong sakit na coronavirus, which is utak lang natin yung nagsasabi nun sa atin. At yun yung nararamdaman natin ngayon. Marami sa similarities. Ano ba ang taong may sakit na anxiety? Again, hindi ako dalubhasa, hindi ako doktor, hindi ako expert pagdating sa mga bagay na ganyan. Pero pwede ako magbigay ng konting opinion sa inyo, ng konting kaalaman about anxiety dahil nga isa rin akong anxiety survivor way back 2016. Well, pag may anxiety ka kasi guys, ang mga symptoms niyan is nervous breakdown. Ninenervyos ka, nakakaramdam ka ng matinding nervyos. Pag may anxiety ka, ikaw ay nagpapanic attack. Ikaw ay nakakaramdam ng palpitation dahil sa nagpapanic ka. Pag may anxiety ka, ikaw ay nakakaramdam ng hyperventilation or yung nahihirapan huminga. Which is yun similar, no? Similar sa symptoms ng sakit na coronavirus. Yung hirap sa paghinga. Pag may anxiety ka, sometimes ikaw ay nagtatae or nagkakaranas ka ng yung tinatawag nilang IBS or irritable bowel syndrome, no? Which is yun, common din ang symptoms na sakit na coronavirus. Sabi nila, pagka ikaw ay may coronavirus, isang symptoms din yun is yung pagtatae. Diba? May pagkasimilarity kayong iba na nababasa ko, no? Tao na merong anxiety is nagiging anxious sila masyado, nagiging balisa sila, nagiging paranoid, nagiging ano sila, masyado sila nag-overthinking na yung nararamdaman nila is inaakala nila ngayon na symptoms lahat ng sakit na coronavirus. Yun yung nagiging cause ng pagiging nervyoso nila ngayon. Yun yung nagiging cause ng palpitation nila ngayon. Yun yung nagiging cause ng pagpapanik nila. Which is yun yung gusto kong maiwasan nila habang maaga. So kaya ngayon guys, kaya magbibigay ako sa inyo ng ilang tips para maiwasan natin na masyado tayong magpanik sa current situation natin ngayon at maiwasan din natin na nervyosin tayo sa nangyayari ngayon sa buong mundo. So number one, dasal. Alam nyo guys, pinakamahirap na kalaban is yung kalaban na hindi mo makita. Okay? Yung COVID-19 na to guys, is ito yung kalaban na pinakamahirap supuin kasi hindi natin alam kung kanino siya dadapo, kung sino nga atakihin niya, at kung paano natin siya susupuin. So wala tayong ibang magiging sandata, kundi ang dasal sa Panginoon. Number two, exercise. Alam nyo guys, minsan kahit nasa bahay ka lang, ngayon alam natin lahat na community quarantine tayo. Ibig sabihin, sarado lahat, hindi tayo makalabas. So kahit gustuhin natin guys na mag-exercise tayo sa labas, hindi natin magawa kasi alam natin na maharangin tayo ng mga pulis. Pero, pwede mong gawin ang pag-exercise or pag-ehersisyo sa loob ng bahay. Exercise ka sa bahay mo. Kahit kumuha ka lang ng isang bakanting espesya at 4 square meters, mag-push up ka. Okay? Tumalon ka. Or kung gusto mo, mag-play ka sa TV mo ng mga Zumba, nagtuturo ng Zumba,
Tsaka mo sabayan. O kaya magpatugtog ka ng malakas. Sabayan mo ng sayaw. Okay? Sa ganyan guys, mawawala yung pagiging anxious mo. Mawawala yung pagiging balisa mo. Yung pagiging overthinking mo na iniisip na baka mo na baka mamaya is magkasakit ka na coronavirus is mababaling sa iba. Okay? So number 3. Talk to someone. Okay? Ibig sabihin, talk to your family, bonding to your family, talk to your wife, talk to your husband, kausapin mo yung pamilya mo. So, ito yung best time para makipag-bonding ka sa family mo. Ang pagbabonding naman, di naman kinakailangan, guys, na nasa labas ka, magpunta kayo ng mall, magpunta kayo sa park, mag-out of town kayo, out of the country kayo. No, ang pagbabonding, guys, is mas masarap mag-bonding sa loob ng bahay. So, ito yung oras, ito yung time, ito yung panahon para makipag-bonding ka sa family mo, okay? Manood kayo ng TV, mag-Netflix kayo, makipaglaro ka sa mga anak mo, makipaglambingin ka sa asawa mo. This is the best time para makipag-bonding sa family. Number 4, stay active. Ibig sabihin, gumawa ka ng gawain bahay mo, guys. Magluto ka, magpaligo ka ng aso, linisan mo yung sasakyan mo, kung kinakailangan maglaba ka, maglaba ka. Ano pa ba? Magtupi ka ng damit. Okay? Sa gayon, mawala yung pagiging nervyoso mo. Kung nagpapanik ka sa ngayon, kailangan ibaling mo yung attention mo sa ibang bagay para yung attention mo dun mabaling. Hindi ka mag-isip ng mag-isip ng kung ano-ano. Kasi yun ang problema ng merong anxiety. Nag-overthinking, nagpa-paranoid, nag-advanced thinking. Okay? So, stay active. Gumawa ka ng tumulong ka sa asawa mo, ipagluto mo yung asawa mo, ipagluto mo yung mga anak mo, paliguan mo yung anak mo, pakainin mo yung mga anak mo. Gumawa ka ng gawaing bahay para malibang ka. And number 5, breathe deeply, relax, and calm your mind. Ako guys, pag ako is nag-hyperventilate, no? Or ibig sabihin yung parang kinakapos ko sa hininga, ang lagi kong ginagawa is humihinga ako ng malalim. Hinga ako ng malalim, inhale, exhale. Count ka ng 5 seconds bago mo ibuga yung hininga mo. Once again, inhale, exhale. Again, inhale, exhale. Malaking bagay yon para bumalik sa normal yung paghinga mo. Para hindi ka kapusin sa paghinga. And relax your mind. Ibig sabihin, huwag ka masyado mag-isip na kung ano-ano. Huwag kang paranoid. Huwag kang balisa. And stay calm. Kampante mo yung sarili mo. Isipin mo lagi na may Panginoon tayo na hindi tayo papabayaan at kayang sugpuin ang sakit na COVID-19. So, yun lang guys. Sana makatulong sa inyo yung ginawa kong video. And dasal lang tayo na alam natin na malalampasan natin to. Walang, sabi nga nila, walang forever. So, itong pinagdaraan nating situation ngayon, matatapos din to. At hindi tayo papabayaan ng Panginoon. So, sana pagising natin, wala ng COVID-19, back to normal na lahat, back operation na lahat, at sana makabawi tayo lahat. So, yun lang po. Maraming salamat. Again, I'm Edmar Bata. At your service.